Etong Maharlika, talagang tulak na tulak sila. Napapaghalata na itong Maharlika na ito, no? Napapaghalata na talaga na sabi nga eh, eto. Ang palusot kasi, di ba, nito mga nakaraang araw, etong sa SSS saka sa GSIS, hindi naman daw manggagaling sa pensyon ng mga contributor nila. Meron daw silang tinatawag na investable funds. Papatawa talaga ito mga ito. Eh, meron daw silang ganon. Ibig sabihin, separate fund na pang-invest talaga. Diba? Dahil nga, para doon sa mga contributor nila ay mas lalong magkaroon pa sila ng pambibigay sa contributor. Pinagluluko tayo. Alam mo, ang GSIS o SSS, tatakbo naman po yan kahit hindi po nila i-invest yung kanilang mga contribution. Kasi remember, contribution yan. Napakarami ho yan. Okay? Ibig sabihin, halimbawa lang, sa 1,000, may magbibigay ng 100. Oo, sabi mo nang tumotal sila ng 1,000. 1,000 plus 1 times 1,000, magkano na ho yun, di ba? Eh, hindi, at the same time, hindi naman ho yung 1,000,000 na yan, o yung 100,000 na yan, o yung 200,000 na yan, o yung 300,000 na yan, o yung naipo nilang 5,000,000, halimbawa, eh, hindi naman ho yan sabay-sabay na kukunin at ibibigay sa mga retired na. Naintindihan na natin. O sa mga pensionado na. Ibig sabihin, parang bag up. Parang ano, parang what they call this? Parang bangko. Diba? Ang bangko ho, Parang bangko na sobrang, kunwari, di ba, lahat tayo, nag-iiwan tayo ng pera natin sa bangko. Million-million, kunwari. Sana all talaga. Pasar pakinggan, ano? I have $1,000,000 in my bank. Ganun, kunwari, may pera ka doon. Eh, bakit, paano ko ba kumikita ang bangko? Oh, aside, sige, sabihin na natin, they have also stocks. Meron silang stocks. Pero aside from that, eh, hindi naman ho kasi sabay-sabay na kumukuha ang mga taong nag-iipon sa bangko. Kaya may pera. Oh. Although, syempre, mas malayo comparison yun kasi kahit pa paano, ang bangko may credit card. Ibig sabihin nun, kahit wala kang pera doon, they will allow you na magkautang. Oh, may loan. Oh, diba? Biglang bibigyan mo sila ng credit na kahit wala kang hinuhulog doon. Unlike sa pension, GSIS and SSS, may pera ka dun eh. Ang dami mong nilalagay doon. Hindi mo naman sabay-sabay ang kukunin at hindi mo naman sabay-sabay i-distribute. Ibig sabihin, there is no urgent necessity na para ipasok, i-invest sa isang investment o sovereign investment. Diba? Hindi mo kailangan agad-agad galawin yon. Wala hong pangangailangan. Bakit mo kailangan ipasok dyan? Ibig sabihin, may iba pong motibo. Yun o ang ano. Kaya papakita ko sa inyo ha, itong natatawa nga ako eh, dito sa news na ito, itong investment na ito. Ha, so wait ha. Ito. At ang nakakatawa dyan, itong investment na ito, o itong Maharlika na ito, eh hindi ho ito nagsimula lang kay anak ni Marcos o di kaya dito kay Jay Romualdez. Hindi ho ito nagsimula doon. Nagsimula ho ito sa dating dilawa, nakamag-anak din yung dati niyang ay yung kanyang pinsan na presidente rin po. Kaya makikita nyo, may pattern. So isipin nyo, medyo ipinilit. Isipin nyo to ha, ipinipilit ito ipasa noong 2016 bago matapos si Pinoy. At sino ho ang magiging chairman noon? Si Pinoy. So, ipinipilit nilang maipasa to noon. Bakit? Ito rin ba yung katulad nung naalala nyo doon sa isang, hindi ko na lang babanggitin, ha? Isang bakuna, di ba? Na ipinilit matapos yung termino
para makuha yung budget doon sa bakuna na yun, na nagkalintik-lintik yung bakuna na yun. Di ba? Ganyan ang ipinipilit nila noon. Tapusin bago maalis o matapos yung kanyang kamag-anak na presidente. Oh. Di ba? So ibig sabihin may pattern. Sino ang laging nagtutulak? Yung kamag-anak. Oh. Kamag-anak ho. Tapos ngayon, sino nagtutulak? Kamag-anak din. Kaya nga ang title natin dito, Tumaharli Ko Fund, galaw dilawan nito eh. Di ba? Ito ba yung ibig nyo sabihin ng unity? Naintindihan nyo natin? Galaw dilawan ito. Sinong mamumuno? Sinong makikinabang? Oh, ayan na naman nyo tayo eh. Alam nyo, eto ha, sabi nga nung iba, ang problema kasi dyan, masyado ninyong ano eh, wala kayong tiwala. Wala talaga! Sino ba nagsabing may tiwala kami? Eh yun na nga eh, that is the problem. Alam mo yun, eto eh, ulit-ulitin natin ha, Mr. Sandro Marcos ha. May problema na nga ho tayo eh. May trust issue na nga ho tayo. Meron mga sabihin na natin questionable pala. Questionable issue pagdating ho sa pera sa pamilya ninyo. Real talk ho ito. May problema ho tayo. Remember, your mother. Okay? Yung mga guilty na yung mother. Uy, sandali ho. Ito ho ay guilty ho ah. Hindi ho ito haka-haka o fake news. Meron ho itong mga court decisions. Pangalawa, yung court decision din ng Supreme Court patungkol sa estate tax. Problema ho yan. Hindi na nga ho natin ibinabalik yan ngayon, pero dahil sa ginagawa ninyo, kailangan natin ibalik yan. Ibig sabihin po, hindi ho natin mapapagkaila na meron hong issue pagdating sa pera sa pamilya ninyo. Kaya dapat, medyo sobrang ingat-ingat na lang ho tayo sana. Medyo iwas-iwasan na lang ho natin siguro yung mga ganyan. Hindi. Halimbawa ho, ito. Kunwari ikaw ay lalaki o asawang lalaki na nahuli ng asawa mo na nangangalunya. Di ba? Hindi mo pa pwedeng sabihan yung babae. Kunwari, yung babae biglang mayat-maya, nagseselos, nagje-jelly yung babae. Di ba? Hindi mo siya pwedeng sabihin na, huwag ka naman ganyan. Nakaraan na yun eh. Hindi pa pwede. Di ba? Meron na kasi tayo sinasabing, once a cheater, always a cheater. Ay, diba? Huwag ganun. Banat bahay, huwag ganun. Inaano mo naman yung mga ano. Hindi, totoo. Meron na nga ako tayong questionable issue patungkol ho dito eh. Sa'yo, kunwari bilang jowa, di ba? Tapos ikaw naman, talagang bilang asawa, dapat nag-e-effort ka na. Nag-e-effort ka na i-assure yung asawa mo kasi nga nagloko ka na, di ba? Tapos pinatawad ka na lang. O, binigyan ka ng tsansa. Tulad ngayon, may trash issue tayo sa ating Pangulo, pero binigyan ng tsansa ng taong bayan para maging Pangulo. Para yung pangalan ng kanilang pamilya ay maibalik niya sa tamang landas, di umano daw. Tapos, aba, pambihirang buhay ito. Biglang may ganyan pa na, isipin nyo hawak ng presidente. Hindi pwedeng ikowa, hindi pwedeng kung ano-anong gawin. At sino mag-check lang? Congress. Nahawak din ng presidente. O sino naglolokohan dito? Kanya-kanya, kayo rin na may hawak. O kayong taong bayan, maniwala ko kayo sa akin. Sa tingin ninyo, mapapagkatiwalaan natin? Na okay lang yan? Ito ha, aside from that, na may trust issue na nga ang mga Marcos, mamaya, meron pa ako isang bibigay na dahilan na kung bakit palpak talaga yung Maharlika Fund na yan. Oh, ayun naman pala, wala naman po pala sa priority bills ni PBBM. May ano na naman ka-epalan itong ginagawa nitong mga kamag-anak. Alam mo, kaya nga nawi-weirdohan tayo eh, di ba? Medyo iba talaga yung pasok. Ibabasa ko dito sa Maharlika eh. Ibabasa ko. Para na naman ito sa mga kongresista. Kasi tandaan ninyo,
ito ah, wag ko tayong ma-offend, pero hindi, wala ho akong tinutukoy na particular na kongresista dito. Pero ang mga kongresista, isipin nyo bakit tumatakbo yung mga yan dyan. O, merong iilan na talagang matino ang hangarin. Meron naman po talagang iilan dyan, ha, na matino talaga. Pero marami ho dyan nagpapayaman lang. Gagawa at gagawa ng paraan niyan para yumaman. Kasi nga, talagang nagiging greedy na ho ang ilang mga politisya natin. At isa ho sa mga matitinding gawain ho ng mga politiko, eh, ang decision making kasi pagdating sa mga bagay-bagay, halimbawa kahit ho dito, eh, ang magche-check ho sa kanila, kongresista, eh, naku po, lagi hong merong, sabihin na nating padulas para hindi mapuna kung ano man yung gagawin, kailangan laging may padulas. Kaya feeling ko, nininegosyo ito, isipin nyo ha, hindi naman pala kasama sa priority bills ng Pangulo. Bakit atat na atat itong mga ilang kongresista natin na pinupush ito? Diba? Ayun, nasagot na nung isa, yung nasa isip natin. Kasi ho, napakagastos na hong kumandidato. Yun ho talaga ang dahilan dyan. Napakagastos hong kumandidato. Eh, kung ikaw, para ma-retain mo yung posisyon mo, at ikaw ay kailangan mong kumandidato, alam nyo na. Kailangan kang gumawa ng pera sa tatlong taon na nakaupo ka. Kailangan kang gawa-gawa ng pera. May punto isa. Sabi niya, biglang bawi lang niya si PBM kasi nakita niya hindi nagustuhan ng mamamayan. Yun na. Pwede. O di kaya. Ha? Hindi kaya. Baka biglang napagalitan siya ni ate. Abi siguro. Ading! Ading, ano na naman yan? Sabi siguro naman, sorry naman ate. Suri. Oh, hindi daw galing sa pension ng GSA. Eh, paano magkakapera ang GSA kung hindi galing sa... Oo, yun na nga sinasabi natin na isang malaking katarantaduhan. Sabi kasi, may invest... investable. Ibig sabihin na may isang pondo daw ang GSISSS na nag-i-invest para sa ano, para sa kanilang ano, agenda, 'di ba? Meron silang investable funds, parang ganoon, no? 'Di ba? Eh sabi ko, saan kaya galing 'yun? Hindi totoo naman eh. Saan galing 'yun? Ah, wala, sa Talano Gold, ganoon.